Okay, preparing lang Lodi para sa gantong antenna 7 elements. Bali yung sukat nito pala Lodi, nasa content na natin ano. Meron na tayong content nito, yung sukat at kung paano gawin. Ayun naman ay yung solid element na stick, yung ginamit natin, yung scrap. Yung mga napagluma ang gamit sa antenna. Na yung mga nasira, like si Pituto, basta aluminum yung kanyang radials. Siya yun. Yung sukat nun Lodi at sukat nito ay parehas lang din. Ipapakita ko lang Lodi kung paano ang pagkakabit ko pagka ganito naman yung ginamit natin na round tube. Papakita ko yung diskarte. Bali yun lang ipapakita ko muna Lodi dahil medyo marami tayong ginagawa. Ipinadaan ko lang. At i-update ko na lang kayo Lodi pagka natapos ko itong antena na to. Magandang buhay Lodi. Diretso tayo sa panonood. Salamat pala sa mga suporta Lodi ha. Sa mga kaibigan natin patuloy dyan na nanonood ng ating mga basic na content. Pagtsagaan nyo na lang po Lodi yung mga ginagawa ko dito. Talagang mga yung mga madadali lang, simple lang ang mga ginagawa ko dito. Magandang buhay po. At may shoutout tayo dito Lodi. Okay, shoutout pala sa ating kaibigan Jenny Robes, shoutout, magandang buhay. Romy Ancheta, shoutout, magandang buhay Paps dyan sa Santa Maria Bulacan, 73 po dyan. Magandang buhay din sa'yo Papa Peds, 73 po dyan sa Taguig City. Mabuhay kayo dyan, Lodi. At shoutout din tito Anthony Senior Mantua dyan sa Kiamba, Sarangani, with love. Magandang buhay po dyan, tito. Long time po. 73 po dyan, tito Anthony Senior Mantua. Shoutout, Pak Santer, magandang buhay. 73 dyan sa Cabanatuan City. Basic talaga, Lodi. Pak Santer. Shoutout po tayo Lodi, magandang buhay sa ating lahat. Randy Arcelia, shoutout, magandang buhay, 73 po dyan. Tito Randy Arcelia, dito ako sa Lupao, Nueva Ecija. Boundary po ako ng Pangasinan at Nueva Ecija. Magandang buhay po dyan, tito. Shoutout din sa ating kaibigan, Kuyang Eseng, magandang buhay. Si Kuyang Eseng ay meron ding content ito, patungkol din sa mga antena, ganyan. Magandang buhay dyan, tito Kuyang Eseng. Suportan si Kuyang Eseng, 73. Kayla Marirle, shout out, magandang buhay, 73 po dyan. At shout out sa mga kaibigan natin Kent 74, shout out din. At sa Kabalikat, Sibicom 345, Silay City Chapter, maraming salamat, 73. Sa lahat ng Kabalikat, Sibicom Nationwide, 73 po sa inyong lahat. Bayani Cruz, shout out, magandang buhay tito. Victor Samar, magandang buhay Lodi, 73 po dyan. Tito Duk Maggay, magandang buhay, 73. At mabuhay po kayo dyan sa Masbate, pati sa mga kasama nyo sa Kabalikat, Sibicom. Okay, at shoutout ko din yung lahat ng bumubuo ng chapter at sa lahat ng pamunuan ng aking grupo sa Deltans, Disaster Environment, Life Saving Traffic Assistance, Network System. Magandang buhay po dyan sa ating lahat, mga ka-4173 po. Okay, diretso tayo sa ating ginagawang antenna Lodi. Okay Lodi, kunin lang natin tong rectangular tube na to, yung sentro niya, tsaka yung center din ng round tube. Para sakto din, para pantay din yung ating antena. Okay? Ngayon Lodi, pagka nakuha natin, kahit tingin-tingin lang Lodi, makikita mo rin, tsaka natin butasan ngayon.
Tsaka pala, shout out Tito Lisel, ano? Ayan. Magandang buhay dyan, Tito Lisel. Ang kaibigan nating walang sawang nagpapamahagi ng kanyang yaman. Sobra-sobra na siguro yung yaman ng ating kaibigan na si Tito Lisel. Magandang buhay dyan, Tito Lisel. Salamat sa napakagandang regalo mo. Okay, Lodi, patuloy tayo dito sa directional na to, ano? Bali, yung model lang natin, Lodi, ay single 7 lang. Kasi nga po, masyado na mahaba yung mga 10, 11, mga ganyan. Pero, one time, Lodi, gagawa tayo ng content nun, yung mga mahaba. Actually, Lodi, napakaganda kasi ng 7 dahil kahit likod, tagiliran, bumaba to at rumireceive. Pero hindi nga lang ganun kalakasan o ka-blasting yung bigay niyang signal sa tagiliran at likod. Pero bumaba to at rumireceive, Lodi, maganda. Okay, Lodi, itong pinakita ko sa inyo ay pattern lang para makuha nyo yung tamang angle o tamang eskwala nung inyong director. Ayan, oh. Okay, Lodi, ito yung ginamit natin, ano, para sa ayan, para sa mga director na ang gagawin ninyong directional. Ito naman, Lodi, pattern lang, ano, ipinakita ko lang naman sa inyo. Choose nyo pa rin yan kung gusto nyong magbutas dito at dito kabilaan. Tapos isisiksik nyo itong 3-8 na to, itong elements na to. Dito kayo magsisiksik. Pwede naman, Lodi, tsaka wala namang signal dito, Lodi. Yung diretsyong yan, itong square boom na to, o aluminum square boom na to, wala namang signal yan. Ang signal talaga ay dito, tsaka dito. Kahit nga hindi magkakadikit yan, Lodi, pagtatabi-tabihin mo lang, ipako mo sa kahoy na isang mahaba. At importante, meron ka lang gamma mats and ribbon, o depende sa gagamitin ninyong capacitor ang gagamitin ninyo para mabuo yung inyong directional. Wala namang problema dun, Lodi. Ang importante, maganda lang yung pagkakapit nito. Gumamit pala tayo ng 1-inch na tubular, tapos isang 1-inch and half inch na rectangular aluminum. Ito. Bali, marami niyan, Lodi, sa mga aluminum glass supply, ano, itong mga ganito. Kung may makita kayo doon, pwede niyong bilhin, ipatabas niyo na ng tagwa 1 inch o 1. Siya nga pala, shout out kay Sir 1971 o aluminum glass supply, si Manong EGD. Ang hili to dumalanta. Glass supply, ayan. Matatagpuan po siya sa Tayug, Pangasinan. Ito, Lodi, oh, ayan. Pasok po yung 3-8 dito sa gitna. Gaya ng ginawa natin. Nakita nyo naman, Lodi, kung paano natin ginawa, ano. Ito lang naman ay pattern. Kung nadadalian kayo sa ganong proseso o sa pinakita kong ganitong proseso, mas maganda. Pero kung mas nadadalian kayo sa pagbutas dito sa square boom, eh, nasa sa inyo po yan. Kasi bubutasan nyo lang dito, itutusok nyo at tutornilyan nyo dito sa gitna. Pasok na, meron na kayong base ng antena. Pero ganun pa man, Lodi, kumpara sa akin, mas madaling gawin to. Kaya lang, medyo marami nga lang tayong gagamiting tornilyo. Ang kagandahan lang naman nito, Lodi, kung sakaling buo na yung antena mo at itatravel, madali siyang baklasin. At madali rin mong isole. Ayan. Detachable ba ang ibig kong sabihin? Hindi ka mahihirapang magtanggal, Lodi. Although madali lang din naman baklasin yung binabarena, yung binubutas ito, madali lang din naman baklasin yon. Pero kung minsan kasi hindi rin natin maiwasan, Lodi, yung hindi pantay na pagbarena. Ito siya, Lodi, oh, tanggal na yung kanyang director. Ayan, oh. Pwede mo pang patibayan yan, Lodi.
Ito Lodi, pwede mo pang patibayan to Lodi. Karga mo ng epoxy dito sa loob. Ito. Para solid na solid talaga siya. Ayan. Ganun lang Lodi yung paggawa, ano. Tuloy-tuloy lang yan. Ayan o. Yung sa mga sumunod na elements, ganun din. Yung proseso dito, ganun din dito. Ayan. At saka dito. Tapos dito. Ayan. So bali hanggang dito muna siguro Lodi, ipapakita ko sa inyo at pinakita ko lang kung paano ang isang diskarte o isang paraan para mahawakan itong driver elements o itong director elements na to. Ayan. Yung para sa akin lang Lodi na madaling gawin. Okay? Ayan. Makukuha mo pa pati yung kanyang magandang eskwala Lodi. Eto. Pagka ganito. Yun kasing sinusok-sok. Ayan. Kung sakaling magkamali ka ng butas dito at konting pagkakamali mo lang ng butas dito, maaring pumaling yan. Maaring pumaling na ganyan. Ayan. Ganito. Sa bagay, madali lang naman aturin yan Lodi. Madali lang naman i-batak-batakin yung mga elements eh. Kasi medyo flexible naman siya. Kung sakaling magkamali ka man ng butas sa sinusok-sok, eh okay lang. Madali namang hilutin yon para diretso yung inyong mga director. Okay? So hanggang dito muna Lodi. Update ko na lang kayo pagka natapos na to. Videoan ko rin na yan. Okay, hanggang dito muna Lodi. Maraming salamat at magandang buhay. 73 at mabuhay ang magraradyo. Ito Lodi, hindi ako umiinom ng alak ha. Mantika lang ito. Kinargan natin ng mantika yung ating pang-bend dahil medyo anong tawag dito? Medyo kinalawang. Matagal kasi hindi nagamit eh. Okay, maraming salamat. Magandang buhay. 73 mga Lodi. Hanggang dito muna.